Hello mga katsika, kumusta kayong lahat? Magandang umaga, tanghali o mapagabi man dyan sa inyo. Kahit saan sulok man kayo ng mundo, sana all is well lang tayong lahat. Siya nga pala, kung bago ka palang dito sa aking Munting Channel, welcome po. At ako nga pala si Inay Cherry. Gusto ko lang ibahagi sa inyo o i-share sa inyo ang aking mga karanasan, lalo na sa kalusugan at foods and travel. Kaya paki-likes lang at paki-click na rin yung subscribe button at ang notification bell para ma-notified kayo pag mayroon akong bagong video. Maraming salamat. Ngayong araw naman, pag-usapan naman natin ang mahiwagang puro mahiwagay, ano? Ang mahiwagang turmeric. O turmeric, tinatawag naman namin dito na kurkuma. Yan siya, ginagamit ko rin siya sa aking breakfast. Yun din, isa din yun sa aking hinahalo. So, kunin ko muna siya dito. Umuulan dito sa amin ngayon, ang lakas ng ulan, kaya siguro naririnig nyo. Bale, kumbaga, ininit ko na itong coconut milk sa microwave, kasi gusto ko lang sa microwave, hindi sa apoy, dahil para hindi lutong-luto. Tapos, nilalagyan ko na siya ng isang teaspoon na moringa powder, at saka yung tablespoon na extra virgin coconut oil. Tapos, binubudburan ko rin siya nitong kurkuma o turmeric powder. Kunti lang ginagamit ko. Bali, ano lang, kumbaga, ganito lang ang paggamit ko. Nasa inyo yon kung anong gamit nyo. Kunti lang ang gamit ko nito. Sa akin lang ito idea, sa ako lang ito nag-imbento. Disclaimer lang, hindi ako doktor. Nabasa ko lang ito, na-research ko lang ito kasi kung ano ang aking ginagamit, gusto ko munang malaman o ma-research ko kung maganda ba sa akin o hindi. Kasi itong kurkuma pala, itong turmeric powder, galing pala ito sa kurkuma root. Bali, ito yon. Para siyang luya sa atin. Kasi parang luya din naman ito. Ito siya, yung turmeric o kurkuma root. Lungga. Kurkuma lungga root. Kaya ito siya, yung root kurkuma lungga plant. Bali, ito na siya, powder. At saka ito, parehas din ito na capsule, kumbaga kurkuma din siya. Bali, ang loob nito ay may kurkumin o tinatawag na curcuminoids ang loob nito. Ang yun, ang curcuminoids o curcumin, yun ang nagbibigay ng benepisyo sa ating katawan. Tapos yun, ginagawa na silang powder. Ito pwede rin sa kung anong lutuin mo na pagkain, kurkuma. Tapos binili ko ito sila sa organic store. Lahat naman ito, kahit itong coconut, sa organic store ko binili. Minsan, ipakita ko rin sa inyo kung paano ko rin ito ginagamit. Ginagawa ko siyang tea. Ngayon, ito ang ginagamit ko kada umaga sa almusal, binubudburan ko siya. Kaya gumagamit ako ng kutsarita dahil matapang, naninikit ang kulor. Nagiging yelo ang aking mga daliri. Kaya
gumagamit ako nito. Kaya lang ang problema ko dito, naninilaw yung aking ngipin. Aywan ko kung bakit, siguro dahil pustiso ng aking ngipin, kaya siguro na didikitan siya ng kulay. Ngayon naman, nung nagkasakit ako ng 9 na buwan na hindi ako nakalakad noon, nung na-aksidente ako sa Portugal, nagsabi yung kolega ko, kasama ko sa trabaho, na mag-take ka ng itong turmeric o kurkuma. Dahil maganda ito sa mga sakit sa katawan, dahil ano ito, sa mga inflammation. Dahil ito siya, yung loob ng kurkuma lunga plant, bali mayroon siyang curcumin, yung curcuminoids na sinasabi, yun ang nagbibigay ng benepisyo sa mga antioxidant o inflammation. Nagre-reduce siya ng inflammation. Ngayon, sabi niya, nagtitake daw siya dahil siya ay ano rin, may problema sa katawan. Nagagamit daw siya, yung sa kanya naman daw, tabletas o kapsul. Sabi niya, nagtitake din siya. Kaya naisip ko, sabi ko, ay maganda pala, kapsul na lang kaya gamitin ko para hindi na manilaw yung aking ngipin. Kaya nagtingin ako, nakabili ako nito, itong kapsul, turmeric kapsul, o kurkuma. Kaya lang, siya siguro nagtitake siya ng more than one, pero ako ayaw ko munang mag-take ng marami. Dahil ako, nagtitake ako ng medisina para sa aking high blood pressure. Maganda rin ito pang budbud sa mga pagkain, nakakadagdag lasa din, at siyempre, healthy din ito. Kaya lang, bago kayo magamit talaga ng medyo marami, mag-research muna kayo, kasi meron din itong siyempre hindi maganda sa atin. Lalo na pag mayroon kang high blood pressure, kasi nagpapababa ito ng blood pressure. Ay, ito nga pala ang benepisyo nito, yung benefits ng ating turmeric. Bali, nag-help siya ng arthritis and joint pain. Tapos, nag-reduce siya ng chronic inflammation. Pangatlo is natural blood thinner. Pang-apat is helps fight disease and chronic conditions. Pang-lima, paborito ko rin ito, Alzheimer's and dementia. Pang-anim, candida overgrowth. Pang-walo, enhanced brain function. Pang-siyam, improves allergies and asthma. Tapos yung pang-sampu is support liver detoxification. Kaya maganda siya. Kaya lang, siyempre mayroon ding itong side effects. Dahil kung mayroon kang high blood, dahil nagpapababa siya ng blood pressure. So kung nag-take ka na ng, nag-maintenance ka na ng para sa high blood mo, magiging ano sila, baka lalong bumaba yung ano, blood pressure mo. Nabasa ko lang yun, ah, hindi ako doktor. Nabasa ko lang yun, kaya inaano ko rin kayo na mag-research din ito bago kayo gumamit. Kasi siyempre kung sensitive kayo dito, hindi rin maganda. Kung halimbawa mayroon kayong diabetic at saka nag-ano kayo ng insulin, papababa din ito ng blood sugar.
Kaya hindi rin maganda kung i-combine mo ito dito. Marami pa, kaya i-research nyo lang. At saka pwede kung gusto mong maggamit nito o mag-consume nito, pwede rin sa pagkain na lang i-mix. Hindi yung mag-take ng mga kung ang iba kasi nagagamit ng isang kutsara, masyado na para sa akin. Maganda raw ito pag ginahalo mo siya sa pamienta, para maging strong pa ang kanyang pagbigay ng benepisyo. Ayaw ko naman sa almusal ko lalagyan pa ng pamienta. Pero mabuti na lang, nasabi din nila ito, na itong turmeric powder, maganda ito daw i-mix sa coconut oil. Ano daw, pag silang dalawa magkasama, mas lalo pa ang kumbaga benepisyo. Basta keep on learning lang tayo. The more you learn, the more you earn. Mag-earn tayo ng knowledge. Bago kayo maggamit dito, mura lang naman ito. Napakamura lang. Dahil kumbaga herbs din ito sa mga isa. Siguro bawat kusina mayroon nito eh. Pero kung gusto nyong mag-consume nito ng medyo mas marami, i-research nyo muna. Dahil mayroon mga tao na ang ating tiyan hindi kaya itong ano. Pero kung panghalo lang naman sa mga gulay o ulam, maganda ito siya. Kaya yun lang mga guys, mga kachika. Yun lang ang aking chika-chika for today. Ang ating chika-chika ay healthy. Kaya maraming salamat talaga sa pagsama sa akin ngayon. Sa pagtambay sa aking Monting Channel. At pakiclick lang yung likes at pakisubscribe na rin. At pakiclick na rin yung subscribe button at ang notification bell para ma-notified kayo pag mayroon akong bagong video. Pero bago kayo maggamit nito, huwag kalimutan, research niyo muna. Dahil ako hindi doktor. Inano ko lang sa inyo. Sineshare. Thank you. God bless you all. Ingat kayo parati dyan. And stay healthy, happy, and beautiful. Yun.